Guys, welcome back to my channel, Anime Online po. Join na po kayo sa ating membership. Guys, kung mayroon po kayong katanungan kung paano mag-join, comment nyo lang at para ma-guide ko kayo, no? Marami kasi nagtatanong kung paano mag-join. Okay, ang ating coins, ang ating bidang coin for today ay commemorative, guys, na 10 piso by Metallic General Miguel Balbar. Ayan, ang kanyang portrait. So makikita nyo agad sa portrait, sa kanyang obverse, ang portrait ni General Balbar. No, yung adyan yung face value na 10 piso at yung Republika ng Pilipinas at yung mga microprint ng pangalan mismo ni General Balbar. Ayan siya. Meron na ba kayong ganito, guys? So maganda mag-collect ng mga commemorative, no, kasi makasaysayan yan. At sa reverse, ayan, makikita nyo yung kabuuan ng kanyang portrait, no, na nakatayo sa isang monumento. Tapos yung pangalan sa ibaba, Balbar, at yung 158, 1865 to 2015, yung anniversary, no? Ayan siya. So alamin natin, guys, kung magkano na ba ang value nitong commemorative na to. Commemorative issue, General Miguel Balbar. Ayan, mga bayani, isa sa bayani ng ating bayan na lumaban para sa kalayaan. Alright, so end at namisto tayo. Ayan, 10 piso Miguel Balbar, Philippines namista. 158th birthday anniversary ni General Miguel Balbar, ano? Ayan, 10 piso Miguel Balbar. Ayan ang kanyang coins, yung ating coins. Nakahalintulad dito, no? So 2015 ang kanyang taon. Tapos yung references, guys, yung KM number, importante yan kung magli-listing po kayo ng mga barya sa eBay. Ayan, commemorative issue nandiyan, ano. Andiyan ang kanyang obverse at reverse. Yung detalye, no, nandito na yan. Edge niya, plain and readed segments. Tapos sa comments, ito isa sa mahalaga, baka magtaka kayo, wala pong mint mark ang coin na Miguel Balbar. Kasi kanina may nagtanong, bakit daw walang mint mark ang Miguel Balbar. Wala po talaga yan. Sadya pong wala siyang mint mark. So ay malinaw tayo dyan. Ayan. So ito, guys, 2015, ayan ang kanya example, marami, no? Medyo marami. Pero hindi naman tayo basta-basta na rin makakakuha nito, eh, no? Ayan, at andyan ang kanyang mga value sa very fine condition, guys, eh, no? So lumalabas na mahigit 100 pesos ang value na nito ngayon, no? Very fine 105, no? Tapos sa AU 113 pesos, di ba? At sa uncirculated 109. So ito po yung ating magsisilbing guide, no? Kung tayo ay maghahanap ng value nito, ayan po siya, 109. Uncirculated 109, eh, di ba? So kung meron pa kayong hawak ng mga na uncirculated or brilliant uncirculated, or baka may hawak pa kayo na may mga error nito, guys, kasi yung error ay karagdagan po yun sa value, lalong-lalo na kung special ang kanyang error. So pwede niyo yan ibenta, guys. Pwede po ninyong sundin itong value na nandito. Pwede niyo pong sundin yan, pero mababa siya, eh, di ba? Ang mangyayari niyan, kadalasan nangyayari, siyempre mas mataas dyan ng kaunti. Yung iba nga, siguro sabihin natin as uncirculated, no, or brilliant, nasa 200 to 500 ang magiging palitan ninyo dyan sa labas. So depende pa rin po sa inyong magiging pag-uusap, lalong-lalo na siguro kung per piece lang bibilihin, eh, no? Nakakatipid kasi kadalasan itong mga coin collector, pag bumibili sila ng mga coins, yung maramihan, siyempre nagkakaroon po yan sila ng mga discounts. Diba? Ganun po yun. Likas po yun. Lalong-lalo na, eh, namakyaw ka ng mga coins. Meron po tayong member na gano'n, namakyaw siya. So may discounts, no? Pero pag pira-piraso yan, medyo may kamahalan talaga yan. Alright, ayun na po ang ating content ngayong Sabado, no? Sana mamayang hapon makagawa ulit ako, or sana makapag-live mamaya. Abangan po ninyo yan. So maraming salamat sa inyo, guys, at sana nakatulong dagdaga impormasyon sa ating pagkukulik. Ayan, sa mga member, maraming salamat po, at sa mga bago, subscribe na po kayo. At mag-join na rin po kayo sa membership natin para makapasok sa group chat. So until next time, guys, no? Pagpalaib po kayo, out po muna tayo.